Okay, ngayong araw, naisip ko lang, malapit na yung nutrition month. So, kailangan, as early as now, malaman nyo na, kung paano makakagawa ng isang magandang artwork gamit yung mga elemento na pa pwede nyong gawin dun sa inyong poster making pagdating ng nutrition month. Pero, habang wala pa yun, siguro mas maganda mag-practice na rin kayo at manood na rin kayo ng mga videos na mayroong kinalaman doon sa Nutrition Month. Ito nga pala yung mga gawa, ito yung gawa ko last year dyan sa Nutrition Month. Yan, no? So, kung meron kayong time, i-click nyo lang yung card dyan sa taas at pwede nyo siyang panoorin mamaya pagkatapos nito. Okay, naisip ko kasi, maganda, nasisimula pa lang, ready na tayo, no? Gagawa ko ng mga series ng mga videos kung saan itinuturo ko doon kung paano gumawa ng mga elements, no? Na pwede nyong gamitin sa poster making contest na sasalihan ninyo sa Nutrition Month, no? So, isa-isahin natin yan. Pero ngayon, ang video na papakita ko sa inyo is kung paano gumawa ng element sa poster making na mga gulay or vegetables, no? So, namili lang ako ng mga pwede nyong gawin. Yung mga pakiramdam ko isa medyo mahirap gawin, no? Pwedeng idagdag doon sa inyong mga poster, no? Also, itong mga vegetables na to, meron siyang distinct, no? Or parang unique look na posible na magandang ilagay doon sa inyong poster making, no? Kasi, kumbaga, hindi ito yung mga usual na ginagamit, no? Makulay siya, and then, cute tignan, no? Pwede nyo idagdag doon sa inyong poster making artwork. Ulitin ko, maganda na ngayon pa lang is pinapractice nyo na to, no? Kasi siguradong-sigurado ako, lagi naman yan every year, madami talagang mga poster making contest na nangyayari kapag nutrition month, no? So maganda na ngayon pa lang pag-aralan nyo na kapag meron kayong time, practicein nyo kung paano ginawa to, gayahin ninyo, no? Tapusin mo tong video mula sa simula hanggang dun sa dulo, no? Panoorin mo siya dahil marami ka namang matitutunan. So let's go, mag-intro muna tayo, then simulan na natin tong video na to. Okay, let's go! What's up, mga kakalyo? Panibagong araw, panibagong week! Okay, ang una nating ino-drawing is ang mais, no? Dito sa mais, madodrawing nyo siya sa paggawa ng guide, no? Gagawa lang kayo ng oblong na medyo mas malapad yung lower part. Yun lang yung magiging guide ninyo dun sa loob, no? And then, gagawa kayo ng mga grid dun sa loob ng oblong na yun. And then, gagawa nyo rin ng mga konting, alam mo, yung mga pakurba-kurba para yun yung magiging texture ng mais ninyo, no? Kailangan mag-focus lang kayo dun sa shape talaga niya, no, nung ginawa niyo yung unang oblong kasi yun yung magiging guide ninyo. So gagawa na natin siya ng outline. Ito naman, ganun pa rin naman yung proseso ko, no. Una muna maninipis na outline, and then papatungan mo uli yung outline na yun ng makakapal na outline. Depende kung saan niyo gustong lagyan ng makakapal na outline. Dito kasi ang ginawa ko, ang nilalagyan ko ng mga makakapal outline is yung mga outer part nung mais, no? Yan, mukha ng outer part na yan. And then yung pabalat ng mais, yun din yung nilagyan ko ng makakapal na outline. Ngayon sa pagkukulay, ginawa ko dito, naglagay muna ako ng dark, no? Kung makikita ninyo, may mga space lang ako mula dun sa outline. Nagiiwan ako ng alam mo yun, mga part na walang kulay para magkaroon lang siya ng dagdag na ganda dun sa drawing na to, no? Dapat yung balat, pabalat niya is medyo yellow green ng konti. Huwag ganun ka dark kasi kahit papaano dapat ibabagay natin siya kung ano talaga yung kulay sa realidad, no? Ngayon din naman tayo sa mais, kailangan magmumukha siya pa rin na bilog. So gumamit ako ng orange, konting orange lang naman para may dark part na loob ng mais. Okay, ang susunod nating gagawin is Napa cabbage or Baguio pechay, no? Ito naman madali lang gawa ng guide to. Gagawa lang kayo ng oblong na medyo malapad-lapad, no?
So yun yung magiging guide natin. And then isa-isa nating i-drawing yung, alam mo yun, yung dalawang dahon ng Baguio Pechay na nakaakap doon sa kanyang kabuuan, no? Again, combination lang to, no? Combination lang to na maninipis at makakapal na outline. Depende sa desisyon ninyo kung saan nyo kakapalan. Basta kailangan malinis yung outline na gagawin ninyo. Ngayon, pagdating naman sa kulay, yung upper part ng Baguio Pechay kasi, yan yung medyo dark eh. So, dark green siya. Pero hindi ganun ka-dark guys kasi pag dark green kasi siya, bitter, no? Pero dito kung makikita ninyo, meron akong yellow green, no? Tapos sa lower part naman niya, ginawa ko medyo lighter na siya na white. So, alam mo yun, para mas makopya natin yung kulay nung Baguio Pechay na ating idinodrawing. And then, kinukudkud ko yung mga lumampas na oil pastel na pumatong dun sa mga markers natin gamit yung nail cuticle remover. Okay, next na gagawin natin is talong or eggplant, no? Dito naman, ang guide na po pwede natin gawin dito na shape is oblong din, pero alam mo yun, yung medyo talaga mas malapad or medyo circle yung lower part niya. So, mabilis lang siyang i-drawing. Maglalagay ka lang ng crown, tapos konting tangkay dun sa ibabaw, and then lalagay mo na siya ng outline, no? Hindi naman ganun karaming maliliit na linya ang ginamit ko dito kasi konti lang naman yung detalye ng talong. Ang combination lang ng kulay na gagamitin mo rito is yun ang importante, no? So, gumamit ako ng blue and then purple, tapos yung highlights ko, medyo pinkish na yung ginamit ko. O nga pala, dalawa nga pala yung oil pastel na ginagamit ko rito, no? Which is yung Dong A and then Pentel na brand, no? Kasi yung Dong A, mas marami siyang color na ino-offer para sa isang artwork na katulad nito. So yun, tapos na tong talong. Susunod na tayo sa susunod nating gulay or vegetables. Kung nagugustuhan mo yung mga videos na napapanood mo dito sa aking channel, please, baka pwede ka naman makasubscribe. So, pindutin mo yung subscribe button at pindutin mo rin yung all, no? Para ma-notify ka every time na meron ako nilalabas na video katulad nito. And then, mag-comment ka na rin sa baba, no? Mag-usap tayo, sumasagot naman ako dyan sa comment section kung makikita mo naman, no? Masipag akong sumagot dyan, no? Also, ilike mo na rin tong video na to para malaman ko kung gusto mo ba yung mga videos katulad nito. Maraming salamat. I-share mo nga rin pala tong videos na to, no? Para yung mga kasama natin mga artists makapanood din kung paano gumawa ng mga gantong artwork. Okay, yung susunod naman natin gagawin is tomato or kamatis, no? Ang guide naman natin dito is tatlong magkakatabing medyo oblong na bilog pero maliliit, no? Yan lang naman yan kasi sa side na to is makikita mo naman talaga kung paano natin ginamit yung pattern na to, no? Yung gitna, hindi nyo kukumpletuhin yung outline, guys, no? As much as possible, huwag nyo kukumpletuhin yon kasi hindi siya magbumukhang kamatis, no? So, yun lang. Nagsimula naman ako sa paggawa ng dark na red. And then, alam mo yun, unti-unti ko ini-smudge yung red na yun gamit mismo yung mas lighter na red, no? Hindi ako gumamit ng bulak para ismudge siya. Yung oil pastel mismo ang ginamit ko para hindi mabawasan yung pagiging brilliant ng kulay ng oil pastel ko. Okay, yung susunod natin gagawin is yung bell pepper, no? This time, yung bell pepper na gagawin ko is gumawa ako ng tatlong mahabang nakatayo na oblong as a guide, no? Saka, kung makikita ninyo, yung outline din, pinili ko lang din yung makakapal at maninipis na linya, no? Kasi ini-imitate ko dito na brush yung ginamit ko sa pag-outline. Also, sa pagkulay naman, guys, mas pinili ko yung multicolored na bell pepper, no? Kasi pag red kasi minsan, alam mo yun, nami-misinterpret siya as apple, no? Kasi almost same sila ng hugis, no? So, pinili ko to yung medyo nag-green na orange and yellow na bell pepper para may signature talaga na at malalaman mo or may identity na ito ay bell pepper. Ang susunod nating gagawin is onion, no? Marami kasing klase ng onion, pero ito yung onion na lagi kong dinodrawing, no? Ito yung medyo madilaw-dilaw, no? Actually, ito pag kasi naluto to, medyo matamis-tamis tong onion na to, no? Kung makikita nyo, gumawa lang ako ng circle as a guide, and then may mga ano yan, may mga hati-hati sa gitna, and then sinulat ko na rin or dinodrawing ko na rin yung dahon, no? Yung
patubong dahon ng onion, no? Para magmukha talaga siyang onion, no? Kasi importante, guys, na bukod sa kulay niya, kailangan makikilala yung drawing ninyo sa outline pa lang. Kasi magkakatabi yan kapag nag-drawing kayo sa Nutrition Month, eh. So maganda talaga kung ano yung makakapag-separate sa itsura niya sa outline pa lang sa ibang gulay, lalo na kasi magkakatabi nga sila, 'di ba? Is gawin ninyo at i-drawing ninyo, no, para hindi na mag-question yung titingin na judge kung ano ba yung gulay na yan at hindi ko makilala. Okay, dumako naman tayo sa isang pinakahuli nating gulay dito sa video na to. Ampalaya, no? Isa sa mga paborito kong gulay, no? Ampalaya talaga, no? So, ang ginamit ko lang dito na guide is pahaba ulit na oblong, no? Na medyo inclined kasi yun yung posisyon ng ating ampalaya, no? So, lalagyan ko rin siya ng dahon doon sa likuran niya mamaya, no? So, okay. Ang ginawa ko lang dito is naglagay ako, no? Nakasunod lang siya doon sa direksyon ng ating ampalaya, no? Shape niya. Gumawa ako ng mga pababang linya, pero mga wavy, no? Para ipakita ko dito yung texture ng ating ampalaya. And then, yun din. Bukod doon, nag-drawing din ako ng alam mo yun, yung parang stem niya na medyo nagko-coil lang ganyan, no? Kasi ganun ang karakteristik ng halamang ampalaya. At pinakita ko rin dito yung itsura ng dahon, no? Wala lang. Gusto ko lang din kasing idagdag yung dahon kasi ginagamit din na panluto at masustansya rin yung talbos ng ampalaya. So, isa-isa ko ngayong kinukulayan yung mga ginawa kong mga wavy, no? And then, gumamit ako ng dark green. Tapos, konting light green lang. Yung pang light green ko kasi is yun yung pang smudge ko. Para walang white area or walang texture ng paper na makikita. And then, yung mga natitira pa na area na walang kulay dun sa ampalaya na body, is nilagyan ko ng kulay dilaw. Then, niretouch ko lang siya ng mga darker green ulit. So, dito na tayo sa kanyang dahon. Yan lang din ang ginawa ko, no? Nag-dark lang ako doon sa ilalim na part kung saan may shadow yung dahon. So, yun muna yung first episode natin dito sa paggawa ng mga element na pwede mong gamitin sa iyong poster making contest artwork na gagawin mo para sa Nutrition Month, no? So, sana meron kang natutunan. Practicing mo lang, mapaperfect mo rin yan. Tandaan mo yung mga outline. Napaka-importante nun, dapat malinis na malinis siyang tignan, no? And then, meron naman akong tutorial tungkol dyan sa outline na yan. Panoorin mo na lang kung paano ginagawa yung malinis na outline, no? Also, dito na tayo sa part kung saan mag-shoutout muna tayo. Okay? So, mag-shoutout na tayo. Okay, mag-shoutout na tayo. Shoutout kay Darlene Saniel ng Mulabe, Zamboanga del Sur. Shoutout sa'yo. Kamusta ka dyan? Shoutout kay Michelle Cavalida ng Cebu Naguan, Guimaras. Kamusta po dyan? Kamusta? Kamusta? Shoutout kay Bin Montano na taga Sapang Palay, Bulacan, no? Shoutout din kay Julie Amsula na taga Digo City. Shoutout kay Stanley Kenneth Cruz na taga San Pedro, Laguna. Shoutout kay Desa Judes Magnal na taga Malaybalay, Bukidnon. Shoutout kay Alpi Batayen Jr. na taga Negros Occidental. Shoutout din kay Jello Ligwatan na taga Butuan City. At syempre, shoutout kay JB Calapatia. Shoutout kay Zild Bautista. Shoutout din kay Dean Altaiche. Shoutout kay Glenn Salomes. Shoutout kay Jeff Ronnie Costan. Shoutout kay Edison Bago Rosario. At higit sa lahat, shoutout kay Kathleen Del Rosario. Okay, hanggang dito na lang tong video na to at sana meron ka natutunan sa video na to. Abangan mo yung susunod na episode, ha, na merong kinalaman sa Nutrition Month at ginaganahan ako sa paggawa ng mga artwork na to. Ang susunod natin is mga prutas naman, no? At sana maabangan mo yon at mapanood mo. Hanggang sa susunod, paalam! Do good! Pass it on! Bye-bye! Paalam!